bago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaon na rin ang mahal natin kaya. Bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Governor Manotok upang magbigay ng kanyang mensahe. Just check nina, na yung bagamalim. Unang-una, we welcome home our President Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you for spending Marcos Day with us, a special non-working holiday in Ilocos Norte as declared by you. Thank you, our President. Of course, gusto ko lang po batiin lahat ng ating kasama, most especially our Congressman Sandro Marcos, our Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, our Bohales, our Concejales, ASEC, Ana Remigio, maraming salamat po sa lahat ng aking kakailian, and of course, ang ating kasama from DSWD, headed by Secretary Rex Gatchalian. On behalf of all the beneficiaries, no, sa lahat ng ating kasama na nandito, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa bagong programa ng DSWD under AKAP. And I hope tuloy-tuloy po ito. No? Tuloy-tuloy ang AKAP. Hindi lang sa D1, pero pati rin sa D2 ng probinsya. But for today, on behalf of all of our recipients, just check nina. Many, many thank you sa ating presidente at sa ating congressman for facilitating this AKAP. Hope to see you again soon in Ilocos Norte. Congratulations, Agbiyag Ilocos Norte. Just check nina. Maraming salamat po, Governor Manotok. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin si Congressman Ferdinand Alexander Marcos ng unang distrito ng Ilocos Norte upang magbigay ng kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Kamalim tayo amin na po! Unang-una, kahit ko agpasalamat, kenti ay wala na nga ako sinabi, nag-iingay na kayo. Excited na ata sa payout. Unang-una,
Kaya't ko agpasalamat kenti ay ayaten tayo a Pangulo ni Apo Pangulo Bongbong Marcos. Agsipsipat tayo, Apo! Nakapsut met. May sapay! Amoyo, Apo, tinaimbaga ni Apo Pangulo Kanyak na kapag pumupunta siya dito sa Ilocos, gumagaan ang kanyang utak, gumagaan ang kanyang puso dahil lagi niya nakikita ang pagmamahal ng mga Ilocano na ipinapakita sa amin araw-araw at ang tiwala na ilinilagay niyo sa pamilya Marcos. Kaya kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. At ngayon na andito si Apo Pangulo, si Apo PBBM, kaya't ko agpasalamat sa walang tigil na tulong na ibinibigay natin, na ibinibigay niya sa amin dito, hindi lang sa Primero Distrito, kundi sa buong Ilocos Norte, Apo. At nakakatuwa na basta adaijay ni Apo BBM, haan nalilipatan iti Ilocos Norte, haan nalilipatan iti Ilocano, Apo. Kaya alam naman natin, ngayong araw ng birthday ng ating minamahal na Apo Lakay at ang birthday ng aking minamahal na tatay na si Apo BBM ay tamang-tama. At sa tingin ko, there is no better way to be celebrating at habang nakikipagserbisyo po sa inyong lahat at nagbibigay ng tulong sa aming minamahal na probinsya. Eh, ang daming-daming binigay nyo sa amin sa tiwala, sa suporta, kaya dumating na talaga ang panahon na ipakita namin sa inyo ang pagmamahal ng pamilya Marcos sa mga Ilocano, sa mga tao ng Ilocos Norte. Kaya, higit sa lahat, happy, happy birthday, Apo Lakay! Happy, happy birthday, Apo PBBM! Magsipsipat tayo, may sapay, Apo! And of course, gusto ko rin ipakilala ang ating special guest ngayong araw na ito, our former governor, our former congressman, our former senator, ang aking ama, ang minamahal naming Pangulo ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you for that introduction to Governor Matt Manotok, our Vice Governor Cecil. Ti Bukales tayo at Mayores tayo nga dadagtoy at pinaka-importante, pinaka-mahalaga, ito po, at limang ribu nga beneficiaryo para sa AKAP payout na ating ginagawa. Kasama po ito. Alam nyo po, kaya namin ginagawa ito at ginawa namin dito sa Ilocos Norte, ginagawa po natin ito dahil kinikilala ng atin, ng inyong national government na sa nakaraang 6 na buwan, ay marami pong nangyari sa ekonomiya natin, dumaan po tayo sa El Nino, at daming nagtataasan ang presyo. Lahat po yan ay naging dahilan ay talagang magulo ang mundo ngayon. Kaya hindi natin malaman kung ano ang susunod na krisis na dadating. At babaguhin na naman lahat. Kaya nandito naman ang inyong pamahalan. We are here to continue to support and bring whatever help we can, kung ano man maitulong namin para sa mga nangangailangan. At ito po, kaya po, kayo mga benepisyaryo, at alam po namin na napakahirap ang inyong dinadaanan, kaya sa palagay ko, kahit papano ang ating gobyerno ay nagsama-sama lahat
Ang marami pong ganyan, may ACA payout, DSW dito, ngunit meron pong ibang mga benepisyo na manggagaling sa mga iba't ibang ahensya, iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. At yan po ang patuloy na aming pag-monitor sa kung paano na, anong pangangailangan, kung naggumaganda ba ang sitwasyon o nagiging mas malala. Kaya lagi basta't asahan po ninyo na nandito ang inyong national government, andito ang provincial government, andyan po ang ating mga deputado, both in the 1st district and in the 2nd district, na tumutulong lahat. Ito, nagagawa po namin ito dahil lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lahat, pati LGU, mga agencies, mga department, mga agency ng government, ay pinagkaisa namin lahat. At sinabi natin, kailangan lahat ay magtulungan at matulungan natin yung tao na itong mga kahirapan na dinadaanan natin ngayon ay makabawi naman tayo. At sana naman, pagdating ng Pasko, ay mararamdaman na natin na gumaganda na. Hanggat maaari yun, ay tayo ay nandito upang tuloy-tuloy na tumulong. Tinapat na rin namin sa ating pag-celebrate doon, ngayong araw, September 11, ang birthday, 107th birthday ng ating dating Pangulo, ang aking ama, President Ferdinand Edralin Marcos, na ngayon may senior na ang sa pangalan niya. So, I am very happy na nag-celebrate tayo ng birthday, panangkasangay ti ama. And that is why we are here today. And this is the way that we celebrate, because pag iniisip po namin, kung buhay pa ang President Marcos Sr., kung buhay pa, ano yung gagawin niya sa birthday niya? Alam ko na, alam naman ninyo, pagka nung siya'y buhay pa, basta't birthday niya, andito siya, at siya'y tumutulong, at ulit, tinitignan kung kumusta na ang kanyang province. Kaya't naman ako'y gumaya sa kanya. Birthday ngayon niya, susunod ang birthday ko ng 13, iniisip ko, susundin ko lang ang halimbawa ng aking ama. At babalik ako sa Ilocos Norte, makita naman kung kumusta na ang probinsya na aking inalagaan ng 9 na taon. At mabuti naman, it looks like the province is in good hands. So, sana naman itong ACAP na payout na ginawa natin ay makatulong. At ito po ay linakad po ng inyong mga liderato. At si Governor at saka si Kong Sandro at saka si Vice Gov ay lagi akong kinukulit. Kaya mahusay itong mga representante ninyo. Dahil hindi ako pinababayaan hanggang makatanggap ng approval. Laging may dalang folder yan. Laging may pupunta sa bahay, makikikain muna, tapos saka magpapapirma ng kung ano-ano ng folder. Kaya nalaing, ito nga diputado tayo. And so, ladies and gentlemen, thank you for joining us in the celebration. I hope sana naman, Itong counting tulong na ibinigay namin ay makapag-celebrate din kayo sa birthday namin ng aking ama. Thank you very much. Just take Nina. Ito kayo ang mga po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, ating tunghayan ng ceremonial distribution ng ACAP sa mga piling kinatawan ng mga benepisyaryong mula sa Lawag City, Ilocos Norte. Inaanyayahan din po natin na samahan at tulungan ang ating mahal na Pangulo na mamahagi ng tulong, sina Representative Sandro Marcos at Governor Manotok at Vice Governor Cecilia Marcos. Kina Susana A. Gerardo. Pasita C. Agustin. Eva R. De La Rosa. Maribel S. Humarito.
Jeline R. Santiago. Kate G. Bungkayaw. Victoria May E. Balvieda. Benji M. Braids. Daisy D. Segay. At Gemini Andres Q. Nolasco. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang lahat na sumali sa photo opportunity with the President. Mga apo, at dahil andito ang ating minamahal na Pangulo at birthday ni Apo Lakay, yung mga nagto-two-piece chicken dyan, maghinto muna tayo. Kung pwede, kantayin muna natin ng happy birthday ang ating Pangulo. Kaya pagsimula ko na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Diyos unay tiyag din na apo. Diyos unay tiyag dito, apo Pangulo. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na. Inuulit po namin, mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po.